Magandang gabi po. 7:30 po nung gabi ngayon dito sa amin. Bigla ko po kasing napansin ang aking Phalaenopsis na nag-dry ang kanyang mga root. Survive ang aking Phalaenopsis. Ito pong aking baby Phalaenopsis kung tawagin kasi maliliit po ang kanyang mga bulaklak. Nag-iisa ko lang po ito na Phalaenopsis na maliliit ang bulaklak. Tapos siya biglang nagtuyuan yung kanyang mga bulaklak na hindi pa naman dapat. Tapos napansin ko itong body niya. Napansin ko yung body ng Phalaenopsis ko. Iba. Ito o. Para siyang naging basang-basa. Ito o. Pumangit. Kaya nung paghipo ko, sabi ko bakit parang iba yung kulay ng kanyang mga dahon. Iba yung kanyang kulay ng body, ng kanyang spike. Ito, nakita ko siya. Survive natin. Sisurvive ko siya para hindi siya tuluyang mamatay. Sayang naman. Mga ugat ng Phalaenopsis, nag-dry ng sobra. Tuyot na tuyot. Ang Phalaenopsis kasi hindi siya pwedeng water lagi. Kailangan i-dry mo din siya. Hindi siya ma-ano sa water. Ayaw niya ng masyadong water. Makikita po ba? Ayan. Gugupitin natin yung kanyang mga dry root. Pero ginagawa ko po to sa aking mga orchids. Kapag ka-dry na po at tuyo na po yung mga kanyang root, tinatanggal ko po talaga sa kanilang kalusugan. Dahil hindi naman to nagbibigay sa kanila ng tulong. Lalo na pagka binibigyan sila ng fertilizer. Ayan, oh, sayang naman nag-dry ang aking root. Sayang ipagpabukas kasi baka tuluyan siyang mamatay. Sayang naman. May kamahalan din kasi ang Phalaenopsis na orchids at maganda ang bulak. Nakakalungkot na ganito ang mangyari sa ating orchids. Lalo na kapag ka medyo may pagka. Lalo na pagka ang orchids ay napakaganda ng bulaklak at medyo kamahalan din. Nasa 1K kasi ang presyo ng Phalaenopsis ngayon. Ilalagay ko siya dito sa ginawa akong kahoy na may butas sa gitna na natitira niyan dalawang fresh na root. Tinanggal ko lahat ng tuyot niya na kanyang mga root hanggang dito sa kanyang sanga. Tinanggal ko. Yan. Iniwan ko yung dalawang fresh. At ito na lang ang magiging pag-asad ko para makasurvive siya. Pero meron pa siyang maganda na spike. Yan, ilalagay natin siya ngayon dyan. At lalagyan natin sa paligid nitong giniling na ang tawag dito, bunot ng niyog. Lalagay natin siya dyan. Kabilaan lang. Gagawin ko ang lahat para ma-survive ang aking Phalaenopsis, baby Phalaenopsis ang tawag ko dito. Dahil maliit ang kanyang root. Yan. At i-sprayhan ko siya ng konting fertilizer para makasurvive siya at meron siyang konting vitamin sa kanyang ugat. Hindi ko ilulubog tong ugat. Hahayaan ko lang siya nakalitaw. Hindi ko siya ilulubog kasi baka mabali. Sariwa kasi siya eh. Ayan o. Isprehan ko siya ngayon ng kanyang fertilizer. Isprehan natin siya ng kanyang fertilizer. Itong i-spray ko na fertilizer, complete to, para sa kanyang growing at sa kanyang blooming. Sana makatulong para makasurvive siya. Nag-iisa ko kasi itong baby Phalaenopsis. Kaya nakakalungkot ko hindi ko siya masurvive. Napabayaan ko siya. Nasa lamesa kasi ito eh. Nasa dining table namin. Ngayon ko lang napansin. Kaya kahit gabi, nilinis ko siya. Ayan. At bukas ng umaga, papaarawan ko siya ng umaga. Morning sun. Kailangan niya yun para makasurvive siya.